guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, we're gonna talk about art. No, of course, art is also important in our life because it should not be about science only. But there should have a balance between art and science. For today's vlog, no, so we are very much blessed because we have right now, he's also an artist by himself, no other than Franz. Ayan. Hi, Franz. Can you share, no, sa ating mga subscribers kung ilang ano ka na ba? Ilang years ka nang nagagawa ng art at anong uri ng art ang ginagawa mo? More or less mga ano sir, mga 6 years after mag-graduate ko ng high school, tapos yun nakita ko sa may YouTube kasi sir, sa YouTube eh. Doon ko na-discover na, uy, pwede pa lang ito. Okay. So malaking tulong talaga yung ating YouTube, no? Especially kasi nakapag-inspire din tayo ng ibang tao doon sa ating ginagawa. Now, so ano yung parang naging inspiration mo doon sa parang ginagawa mong art? And of all the art form, because there, we have also the painting, right? Yes, sir. Meron tayong drawing, meron din tayong sculpture. Yes, sir. So why is it that parang yung naging focus ng ating speaker ngayon or ang ating pinifeature is more on sketching? So bakit sketching and who inspired you to have this kind of art? Ano sir? Sa may isang mall sa CDO sir, tapos may isang artist doon na puro ano lang siya, puro charcoal paint drawing sir. Tapos nakita ko sir ba, syempre na-inspire ako. Uy, magaling to ah. So syempre after noon, nag-research ako sir, nag-YouTube ako, nag-Google ako, marami akong ginawa. Okay. Yes, so kasi we're talking about sketching, no? Yes, so again, parang ang naging inspiration mo doon is that is a certain person from a mall na who's also doing sketching. Yes, so pero yung sketching ba talaga yung kanyang parang subject is more on the face, yes, or sir, yes, the person. Yes, sir. Most likely, mm-hmm. Sir. So can you tell us something kung parang ano yung mga challenging moment mo as an artist na parang you know gumuguhit ka na ng isang particular na face doon sa papel, and di ba you're doing it for 6 years, no? So yes, sir, how was that experience? Yung nagsisimula ka pa lang sir, nagsisimula sir, kasi iba yung texture, iba yung style sir, iba yung mga stroke ganun. Parang kinikinala ko pa lang yung ano sir, yung medium ko ba, kung ano ba talaga yun sir. Are you earning? Yes, sir. Okay. Sige. So ngayon, kasi di ba nabanggit ko, we're talking about parang nako-compensate ka doon sa ginagawa mong singing, no? So, was there a moment na gumawa ka ng isang painting tapos halimbawa ako, no? Ako yung parang nagpa-sketch sa'yo, uh-huh. Tapos it turned out na hindi ako nagbayad, di ba? Or halimbawa, half muna tapos hindi ko na binayaran siya. So, may mga pagkakataon bang ganun? Meron sir, yung sa akin, ano, full payment talaga, walang bayad. Kasi, kaibigan, ganyan sir ba? So ako, hindi naman ako yung tipo na maniningil, kaya binigay ko na lang ang pusa sir. Give chance na lang ang So, pero yung initial usapan niyo talaga is that supposedly dapat meron siyang bayad or yes, sir. Yes, sir. So parang hindi lang siya nag-ano. Oh, sir. So parang okay na lang siya. Okay. Sige, so ano pa ba yung mga instances na halimbawa ako nagpag-uwit ako sa iyo, yes, and then it turned out na parang na-feel mo ba yun na hindi ko nagustuhan? Halimbawa isa kong customer, was yes, there sir, a moment na ganun? Meron one time sir, meron. Mm-hmm. So, hindi naman sa nagreklamo sila, pero na-feel ko sa the way they express themselves. Parang hindi sila satisfied. Parang medyo hilaw yung mga expression ng mga mukha nila. Okay. Parang ganun, sir. So, how will you handle that kind of parang emotion, di ba? Kasi syempre, napaka, ano naman, after all the effort and the sweat and the tears, di ba? Tapos here comes na parang it was unappreciated. So, how do you handle that kind of emotion? Sir, hindi ko na lang masyadong pinapansin. Mas ginaganilan ko lang, sir. So in short, pwede mo siyang gawing motivation. Ano ba? Yes, motivation sa halip na pag dinamdam mo sir,
baka posible mag-quit ka o ano. Yes. So maganda talaga. At least positive. Yes, so never quit at the same time. Baka yung parang nakikita mo na kakulangan na nakita ng ibang tao, at least gagalingan ko pa next time. Yes, tsaka we cannot please everyone naman talaga. Okay. Sige, now we're talking about, syempre, apart from it, no, doon sa mga experience mo, magkano usually ang hinihingi mo doon sa yung pag sketching? Mura lang ako sa iyo. 600 per head, sir. Ito yung first na output ko, sir. Ito yun, si Ilan Adar na to, sir. Kaso di masyadong kuha. Mm-hmm. Yung mga detalye, hindi pa masyadong ano. Kasi sa cellphone na to, sir. Mm-hmm. Bale, experiment ko lang ba. Tapos, to, na-encourage ako. Nakita ko na, uy, may potential din pala ako. Kaya, yun. Okay. Tapos, ito naman, sir, si, ano, mm-hmm, si Bia Alonso, sir. Ah, so parang mga artista ang ano? Oo, sir. Yun talaga yung first na mga... Bakit? Kasi, ano? Popular. Hindi mo ba sila crush? Hindi, nagagandahan ka lang. Oh, okay, popular. Okay. Next. Experiment lang din, sir. Experiment. Okay. Ito ba is this parang ano lang, purely using pencil? Or yes, sir. Mayroon na siyang... Graphite lang to, sir. Mayroon ba siyang computer na parang ginamit mo dito? Wala na? Hindi, sir. Ano kasi, freehand kasi ako, sir. Yung iba kasi, sir, nag-grid method sila. Parang yung graphing method, sir. Ito. Kaibigan ko, sir. Best friend ko, sir. Parang kapatid ko na rin, ba? Ganda. Taga dito din ba siya sa atin, sa Libuna? Hindi, sir. Taga Isabela to, sir. Isabela, oo. So, sino pa? So, ikaw ito? Yes, sir. Tapos yung kaibigan ko. Wow, galing. My God. This time, sir, ginamit ko na yung charcoal, sir, sa mga areas ng mga buhok. Ganito yung medyo black, sir. Buti ka pa. Alam mo to, ako hanggang stick lang eh. I like to tell you na this one talaga is superb. Ang ganda. Thank you, sir. Oo. So, ito yung best friend mo. Yes, sir. Siyempre, ang ganda, no? Mayroon pa ba dyan? Meron pa. Okay. This time, sir, ano to, sir? Bali, commission 4-5 na, sir. Kaso hindi pa nakiklaim. Amazing! Ganda! So, parang binigyan ka lang ng picture. Yes, sir. Right? Tapos... Kasi yung mama nila nasa abroad ata. Tapos nagpagawa. Ganun, sir. Sir, abstract, sir. Trinay ko lang din, sir. Kasi gusto ko mag-expand yung knowledge ko, sir, about sa drawing, sir, about sa mga art, sir. Kaya trinay ko yung, ano, yung pastel. Okay. Stick ka ba to 600 or sometimes? Yes, sir. Pag medyo madetalye na ganito, mag-add ako, sir. Sa 100. Parang medyo abot kaya lang sa punta, sir. Parang ano, at least hindi ka pa masyadong mahal. Ano yung para mga materials talaga na ginagamit dito? Kasi I believe na hindi lang ito Mongol, no, ang ginagamit dito na mga pencils. So what are the materials needed for this? Materials? Ano, sir? Siyempre, kailangan natin ng ano, sir? Sketch pad, sir. Okay, ito yung sketch pad? Yes, sir. Ayan. So hindi na siguro natin bubuklatin entirely, but that is a sketch pad. Yes. Oo. Pwede ba ang ano? Ano, sir? Pan paper. Pan paper. Pwede naman, sir, kaso mas maganda talaga pag ano, sir, sketch pad. Mas sketch maganda pad. Yung texture niya, sir. Okay, so talagang nire-recommend ang sketch pad. So what else? Pencil, sir. Charcoal pencil, graphite pencils. Charcoal pencil, graphite pencil. Yes, sir. Yung dalawa. Yung charcoal, sir, yung gamit ko sa mga area na ganito, sir, yung medyo black. Yung sa graphite, yung medyo grayish type. Okay. So ito yung charcoal, ito yung graphite. Yes, so sana pwedeng mahiram yung kamay mo pag nawali na kailangan ito. It would really take time, right? Yes, sir. No? Hindi siya basta-basta lang ng tutupan. Yes, sir. Okay, so parang, syempre, may mga subscribers tayo dito that they're also aspiring to become a sketch artist. Ano yung parang mensahe na pwede mong ibigay sa kanila? Ano, sir? Huwag matakot, sir. Huwag matakot mag-discover o mag-experiment na ng mga strokes o ano pang technique, sir. Kasi pag natakot ka, sir, mag-stay lang sa ganitong level, which is hindi maganda, sir. Take more time para sa sketching, sir. Para mahasa yung, ano, sir, yung mga areas na mahina ka.
So dapat hindi lang susuko. Yes, sir. And more practice, I think. Yes, sir. Sinasabi na repetition is the mother of all skills. Therefore, yung paulit-ulit, natin siyang ginagawa, na ma-master natin, especially kapag spend time tayo. So ayan po mga Kazentex at mga friends, no? So again, ang inyong pambansang best friend ngayon ay kapiling ang ating isang artist na si Franz sa kanyang pagbabahagi ng kanyang pag-sketch, no? As an artist, yung kanyang forte naman is about sketching, no? So I hope that you've learned something new. This madaming mga artists, but they're more on painting, they're more on parang paggamit ng pastel, but his is more on sketch. So ito yung kanyang output. I'm very proud to show it to you guys, no? So again, yung mga detalye na pakinggan naman natin kanina, ayan po. So once again, friends, thank you so much for gracing my invitation to be featured in my YouTube channel. So ayan po mga Kazentex, maraming salamat po sa inyong panonood. I hope kayo po ay may natutunan dito sa ating pinag-usapan sa araw na ito. Kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mangyaring mag-subscribe Kaizen Rico at i-click itong ating tiny bell button para naman kayo ay ma-update sa mga recent videos na aking ibabahagi na may kinalaman sa travel, may kinalaman sa mga tips. I believe na ito ay mga tips din itong pinag-usapan natin ngayon, no? Para mas magkaroon kayo ng mas malawak na kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay. Goodbye and thank you everyone. God bless!